Hey, hello, what's up? And welcome to your online lecture series with me again, Servins as your instructor. So ngayon, we're on the end game and we're gonna talk about the police planning itself. So bago natin simulan, we're gonna go through the basic hanggang sa doon tayo sa po-complex ang po-complex. So guys, let's first define what is planning. So planning is defined by thinking about the future. By thinking about what you want in the future. And makikita na natin dito the second one, it is re-deciding in advance. Gawin na lang natin siya mas simple kasi it's all about talks and block of words dito. Planning is all about anticipation. Okay? Anticipation kung ano yung pwedeng mangyari. Aalamin natin on what's the issue, ano yung problema, ano yung gagawin natin para maiwasan yung problema, para makuha natin yung success na gusto nating makuha by means of planning. So planning is very vital in the PNP organization as this is a big organization and the first line in our criminal justice system. Therefore, police planning serves as an important role on how the resources would be used. Diba? Kung paano sila gagamitin. So the law enforcers face problems every single day and planning is one of their first step. So ibig sabihin, kailangan nilang anticipate kung ano yung pwedeng mangyari. So that's planning itself, planning being defined. Okay? So there are two approaches na kinikilala under the police planning, but there are several ways or several approach pa na pwede pang gawin, pero ito yung pinaka interdependent approach na sinasabi natin. Okay? The analytical and synthetical approach. Ganito lang isipin natin when it comes to analytical. When we say we want to analyze things, gusto nating himay-himayin lahat. Okay? Kaya nakita natin dito is to apart. Okay? Ibig sabihin may problema, yung problema na yun, paghihimay-himay mo pa. Okay? That's analytical approach. Pag sinabi naman nating synthetical approach, ganito naman siya, considering all. Pag sasama-samahin naman natin lahat ng mga pinaghiwahiwalay natin ng umpisa para magkaroon ng isang malaking picture. Okay? That's synthetical approach. Synthetical comes from the brainstorming while analytical comes from analyzation and evaluation. Okay? And both works interdependently. Ibig sabihin, pwede silang gamitin ng sabay. Okay? For the best possible outcome na pwede nating makuha in the course of our planning. Okay? That's the two approaches na interdependent, ha? Ibig sabihin, pwede silang mag-work hand in hand. Yan, ito. Creativity. Creativity is an art. Yan lang ang isipin natin. Fundamental nature of planning process ang sinasabi dito. But creativity is an art. Planning should be done na kailangan maka-think outside the box. Shortest route possible. That's creativity itself. Okay? Kung iniisip natin yung pag-achieve ng goals na yon, ang gusto natin through the process of creativity is to think outside the box and syempre, shortest route possible. Okay, kung ano yung pinakamalapit, pinakamadaling paraan para ma-achieve natin siya. So, itong 1, 2, 3, and 4 na to, ito yung mga tinatawag natin na kita paano part na ng pagiging isang ito itong creativity natin. Okay? First one natin is itong imitation. Okay? Yung imitation kasi napakarami ng gumagawa nito. Yung sinasabi natin na mga perfect copy, mga ganyan. Kasi napakarami na tayong mga policing system globally. Okay, di ba? May mga policies na nandun. So, in this imitation naman, gusto natin kopyahin yung mga policies, programs, methods from others. That's imitation. Ito try natin i-apply dito. Di ba? Madalas na ginagawa natin yan. Inductive reasoning, ibig sabihin, ang gagawin mo lang dito is synthesize. Diba? Synthesize. Katulad sinabi ko kayo na pag-detective, analytical, general to specific. Okay? Idea linking, this is free association. Ibig sabihin lang natin, pag-uugnay-ugnayin lang natin lahat ng mga variables natin. Kumbaga sabihin natin kung ano yung mga nagpa-participate, yung may mga roles under our planning. Pag-duduktong-duktongin natin sila lahat. That's idea linking. Okay? Kasi kailangan meron silang cooperation and coordination as well. So, para makita natin yung pinakamalaking framework na makita natin
kung saan paano gagalaw ang lahat. And that's what we call yung syempre, yung sistema. That's the system itself. Okay? Next. Yan. This is the three general na definitions na pwede nating mapag-usapan under police planning. Itong police planning, operational planning, tsaka police operational planning. Pag sinabi natin police planning, from the word itself, yung planning, kung planning anticipation, pinasok ko yung police, ibig sabihin yung police administration mag-a-attempt to anticipate the possible problems sa pwede nilang kaharapin, and with problems comes with recommendation and solution. Okay? Kung ibig sabihin natin dyan, syempre, ang organization, may mga resources na nandyan, may mga tao. Dito, si police admin, ina-anticipate niya kung paano niya lalaruin. Diba? Isi-systematize lahat ng kung anong meron siya. That's police planning. Okay? For, syempre, for effective law enforcement. Okay? Next is operational planning. Let's think of it as a general. Okay? Operational planning, it sense it is the preparation and development ng procedures and guidelines. Okay? Operational planning ang tawag natin dyan. Ibig sabihin, ito yung pagkaka-step by step and yung recommended ways na gusto natin makita kung paano nag-ooperate yung plano natin. Di ba? Paano nag-flow yung ating plan. That's operational planning. Okay? Para makita yung functions ng lahat under the organization. Okay? Police operational planning naman, pinasok lang natin si police, ibig sabihin, the police administration would like to find the procedures and guidelines, diba? Ng police activities and operations na kinakandak nila in law enforcement operations. Okay? Bago nabuo yung ating police operation, syempre, naka-inline muna siya dun sa fundamental law of the state, which is the 1987 Constitution. Eh, di ba, alam naman natin, operationally speaking, lahat ng operations na nakikita natin pa rin doon should be linked pa rin sa ating constitution. Kasi all of the laws na hindi in line with the constitution will be null and void. Okay? Ganun din dito sa police operational planning. Nagkakaroon muna ng general doctrine, katulad sa ating fundamentals, bago sila nagkaroon ng systematizer pagkakalin sa lahat. So, ganun naglalaro din yung police operational planning natin, di ba? Next is, yan, objectives and goals. Basta ang alam ko, goals ko, di ba? Kahit anong mangyari dito, huwag yung papansinin. Okay? So, para mas maintindihan nyo yung objectives and goals, this is the great representation. Okay? This is the goals, this is the objective. Yung objective kasi, it is a measurable state kung saan may kita natin na ma-achieve or ma-attain natin itong isang bagay ito within the day. Yung kumbaga abot kamay natin. That's objective. But every piece of objective comes from or flowed to the goal. Okay? Kasi wala naman tayong sinasabi na ito yung goal ko, bukas ito na yun. Okay? Sige, sabi natin, this is your goal, but everything that would flow within the 24 hours na binigay sa atin sa isang araw would be the objective itself. Okay, so it's the small thing that matters. Okay, it's the objective that matters para makabot dun sa goals na tinatawag natin. Okay, that's it. Strategy versus tactics. Strategy is a broad definition din, katulad ng goals. While tactics, on the other hand, is yung attainable and specific design. Kung saan may kita natin dito kung ano yung mga courses of action na kailangan natin gawin. Okay, diba? Sabihin, ito yung strategy na gagawin natin sa isang laro. Okay, ito yung strat na natawag. Ito yung pinaka-main, yung strat. Yung tactics, pwede mo siyang isipin as different roles or different, sabihin natin, skill ng bawat isa. Diba? Pinaka-timing, mga ganyan timing, proper use ng resources, diba? Kung kailan magbibitaw ng mga skills, that's tactics itself. But the tactics is somehow parang objectives and goals. Okay, tactics will serve as the objective, strategy is the main thing.
Okay? So, makita natin dito, strategy, top player, pangkalahatan. Yan. Yan ang sinusunod. Well, tactics, syempre, it's the small bits and pieces that matters. Okay? KPI natin dito, sinasabi natin dito, is yung performance. Individual performance, yan yung KPI. Tinatawag natin. So tactics would depend, syempre, sa ever-changing state and condition. Tactics will follow. Attainable eh. Okay? So, that's tactics. Yan. Policy, standard, procedure, and guidelines. So, dinagtag ko na sa standard para at least you would know everything. Okay? Siyempre. Para hindi sayang yung tax ng gobyerno, di ba? Simulan natin sa policy. Yung policy, yung pinaka ng guiding through wisdom and prudence in your handouts. Ibig sabihin, ito na yung mga nakita yung issues. Ito yung mga applicable na pwede natin gamitin. Kaya, ito yung recommendation. Diba? Ito si policy. Si policy yung mag-regulate kung ano yung dapat na behavior. Kaya, approach na pwede natin gawin or gamitin para ma-resolve itong issue natin sa ngayon. Okay? Next is the standard. Ito naman yung specifics. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na sinusundan. Okay? Standard in a sense na ito na yung pinaka-everyday tasks na kailangan na ikita doon sa nasasakupan. Okay? So, ito yung dapat na measurable na ginagawa nila. That's standard. Kung ano yung mga kailangan nilang gawin. Procedure naman, ito yung pagka 1, 2, 3, and 4. Okay? Kung ano yung kailangan nilang sundin step by step. Okay? That's procedure. Guidelines naman, ito yung recommended na dapat nilang gawin. Okay? Kaya may kita ninyo procedures and guidelines. Minsan magkatabi na yan, di ba? May nakikita kayong policy, batas. May kita na kayo doon procedure. May nandun na rin yung guidelines. Overall, sa isang batas, that's the standard na kailangan na gawin. Okay? So, guidelines is a recommendation kung ano yung gustong makita. Strategic planning. Yan. Sa strategic planning naman natin, when we're talking about this, is yung ating preliminary decision, syempre sa umpisa, ang planning natin all throughout. That's strategic planning. It is a long-term na plano na gusto nating ma-attain. Okay, visionary, ibig sabihin, pangmalayuan na tingin from the horizon itself. From point A to point B. Kaya point A to point Z. Diba? Yung A, B, C, D, mga ganyan, ano na yun? Yun naman yung tactical na natin. Diba? From point A to point B, C to D, tactical na natin yan. So, strategic, visionary, A to Z. Okay? Yan na lang ang isipin natin. So, vision, kung ano yung gusto makita sa department, from the future, by this year, ganyan-ganyan. Long range of thinking, ganun din. Strategic focus, syempre, when we want to have strategic focus, we want to have an everyday task from tactical approaches. Okay? Congruence, ibig sabihin, yung pagkakaugnay-ugnay ng mga sinasabihin natin yung pag-link, diba? Pagka-complement ng bawat ginagawa natin. Okay, that's congruence. Strategic response, ibig sabihin, kaya nga naman tayo nagpa-plano, may problema, gusto natin the future baguhin. Okay? Strategic planning, technically, syempre, ang gusto natin dito is yung change. Okay? May pagbabago na kailangan kasi may mali sa nauna. Okay? Strategic framework, ito naman yung nakita natin kanina. Yung isang malaking picture kung saan, papaano nga ba magtatrabaho lahat systematically. Okay? That's strategic framework. Next. Yan, example. Ito yung PNP strategic focus as part of strategic plan. Sige, isipin mo to. Ito yung pinaka-main na topic. Diba? Main strategy na sinasabi natin. Strategic focus 1. Ito, isipin mo tong mga to. This is a ating mga tactics. Tactical. Okay? Intensive policy reform, that's the tactics. Under yung mga tactics, may objectives. Okay? Pero itong strategic na to, ito pinaka-isipin ninyo, strategic plan,
and beyond, 2014 and beyond, ibig sabihin, ito yung goals na gusto nila makuha. Okay? 2013 and beyond, ito, strategic focus one, competence, so on and so forth. Ito yung first strat. Ito yung tactics na gusto nilang gawin. Under this one, pwede magkaroon sila ng objectives para at least makita yung attainable. Diba? Pinakamalilit na bagay na importante to achieve the bigger picture. Alternatives and options. Diba? Options, options, options. Kapag isinisip nyo kasi dito, options is a bad thing. Well, it is not. So, options, isipin nyo siya as this one. Itong daan na ito nakikita nyo. Diba? Kahit sa atin, options are also choices. Diba? Pwede natin siya sabing choices. Kasi, every choice that you would make right now, diba? Ngayon na nakikinig ka, every choices that you would do right now would affect the future. Parang ganito. Okay? Always choose the right choices. Dahil yung choices na pinili nyo ngayon would become your decision. And every decision would lead you to another path. Okay? In planning, alternatives are important also. Okay? Kasi mga daan yan eh. Mga alternate routes na yan eh. Okay? Ibig sabihin natin, sa isang daan, magkaroon ng blockage, pwede tayo mag-swerve left or swerve right. Okay? Para maibalik or ma-recourse yung plano natin. Okay? But in a real-life scenario, options are really important and choices are very, very important. You have multiple choices. Napakadami nating pwedeng gawin sa isang araw. Choices na pwede nating gawin. And isa lang ang pwedeng piliin. Okay? Ang tawag doon is the decision. When you come up to a decision, it would affect yung future na kinakaharap natin. Okay? Ano yung decision na gagawin mo ngayon? Okay? That's it. Magkakaroon na kayo ng new course of action. Okay? So, that's the importance of alternatives. Maibalik lang tayo ulit sa route. Okay? Next. Yan, objective. Short term. Skipin na natin. Pinakamaliliit. Objective ng police planning, syempre nga naman, to have a high success rate. Okay? Next, analytical thinking, kung saan binabawasan na natin yung mga possible problems. Diba? Ulitin ko, babawasan, hindi mawawala. Kasi planning, ito ang tatandaan ninyo, planning. About sa planning. Plans don't work as you've always planned for. Walang plano na gantong-ganto talaga yung mangyari. But plans are indispensable. Plans are there to minimize the risk. Okay? Para at least magkaroon tayo ng effort na kahit pa paano mabawasan yung failure ng plano natin. But that doesn't mean na, ito yung plan, ito yung goal na gusto ko. Diba? Pag may kinaharap ka dun, pumalpak ka, di mo naman pwede siya i-back out ka agad. Lalo na sa PNP. Kaya may alternative. You could apply it to yourself, sa buhay natin, diba? You have a plan that this one. Magkakaroon ka talaga at magkakaroon ng problema. It won't work as you've planned. Okay? Plans are there para lang mabawasan yung risk or yung problema. But that doesn't mean na walang problema kakaharapin. That's how planning is there. Diba? Ganun din sa relasyon, diba? Pagka nagkaroon ka ng boyfriend and girlfriend, alamin nyo muna kung anong plano. Ano bang gusto nyo? Ano objectives nyo gusto makuha? Diba? You have two different roles. But two different persons that will work as one. And planning is very important, syempre, to have a direction. Mahirap nga naman magkaroon ng isang bagay or goal kung walang direction or kaya mag-iba kayo ng direction na tinitignan. Okay? So, that's it. That's also police planning. Para mas at least mas mag-gets natin. Okay? Number 3 is this. Establishing framework ng decision. Para at least makakuha tayo ng consistent na outcomes. Okay? So, 4, 5, 6, and 7 is here. Isipin mo na lang siya dito as objectives in planning is to achieve every single thing every day to achieve kung ano yung vision na gustong makuha ni PNP Chief. Okay? That's the objectives of police planning. Okay?
small thing that matters. Diba? Every small thing gives a large difference. Next, characteristics. Anong criteria ng isang magandang police plan? With all of these things, 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, I'll compress it into 1. Kailangan short, concise, madaling maintindihan ng lahat. Pangalawa, syempre, kapanipaniwala, magagawa, possible attainment. And syempre, it would provide procedures, step-by-step process, and guidelines para magkaroon sila ng better recommendations kung paano nila isi-systematize o kaya lalaruin yung plano na ibinigay sa kanila. Okay? Ang plano dapat hindi magulo. Kailangan na iintindihan ng lahat mula pinakamataas hanggang pinakamababa. Okay? That's the characteristic of a police plan. Next, guidelines. Ibig sabihin na recommendations yung planning. Favorite na to, 5 W's and 1 H. 5 W's and 1 H kasi kung isipin nyo guys, ito yung ating 5 W's and 1 H yung pagtingin natin sa different na angulo. Ito yung pinakamagandang gawin. 5 W's and 1 H. Okay, what to do, why to do it, when to do, where to do, who will do it, and how to do it. So, all of these things are there for you na pinaka yun. Kung maraming gusto nyo magplano, start with this one para at least makita ninyo yung different angles. Okay? 5 W's in 1 H would be there all throughout your criminology life. Okay? Yan yung pinaka-guidelines niya in planning. Ngayon, let's talk about yan, responsibilities in planning broad. Responsibilities in planning. Okay, ngayon, let's talk about the responsibilities in planning. Okay? So, we do have internal and external. Internal policy planning, ito yung isipin ninyo, sa loob, within the PNP, cleansing. Okay? Ibig sabihin, pag-monitor sa lahat, kung paano sila nagpa-function. Okay? So, that's the internal. Kung paano nila ina-achieve yung mga bagay objectively all throughout the day. External, ito naman sa ating legislative branch. Kung saan magkakaroon ng policy, syempre sila ang policy making body. And syempre, hihingi pa rin naman sila ng help from the PNP kasi si PNP ang tagapagpatupad, si external ang tagagawa ng batas. Ibig sabihin, the feedbacks would come pa rin syempre kay PNP as well. Okay? Assist sila sa pagbuo ng legislature. Okay? Kasi yung feedbacks are very important. I'll tell you why later. Yan. Police planners. Ito yung mga tao. Diba? Executive managers, isipin mo ito yung mga matataas na rango from the generals itself. Okay? Kasi sila, ang pinaka-concern nila is yung long-term goal. Okay? Vision. Strategic plans. That's executive managers. Middle managers, ito kahit papaano, nakikipaglahok na sila sa visionary, sa pangmalayuan, and syempre sa mas shorter distance sa tactical. Okay? Kaya nagpa-participate si middle managers, dito parang kay supervisor, pati kay executive manager. Ito yung pinakagitna nga, di ba? So nakikita niya talaga yung pinakabalanse. Kaya nakikita niya kadalasan dito, if the plans would work or wouldn't work. Okay, that's the middle manager. Soups or supervisors, sila yung nandiyan every single day to monitor on how the people, yung tauhan niya, on how its resources are being used, di ba? Pang-araw-araw, that's the supervisor's job. Okay? So, ibig sabihin, maganda rin magkaroon ng feedbacks from them. Okay? Kasi sila ang tagapagpatupad ng plano na ibinato galing sa executive eh. Okay, batuhan lang naman sila dyan. Then si patrol officers and investigators, sila yung tagagawa dun sa plano. Sila yung nabibigyan, natutukahan kung anong dapat nilang gawin. Okay? And syempre, hindi naman porket ikaw yung nagawa, is yun na lang yun. Okay? Si patrol officers and investigators, nagbibigay pa rin yan ng feedback.
Kasi sila yung pinaka nandun eh, front facing eh. Diba? Sila yung humaharap doon. So pag nakakita sila na, uy, may problema ng slide, magbibigay sila ng feedback nila. And syempre, the feedback would be given to supervisors, middle managers, and review ulit ni executive manager as plans work that way. Okay? Mas na may nakaharap, ibig sabihin, there's a feedback, magkakaroon ng panibagong plano para at least mas maplano pa natin. Mamabigyan pa natin siya ng mas magandang outcome. Panibagong plano ulit. Okay? Kasi gano'n naman talaga eh. Diba? It's a total cycle. Never-ending cycle. That's growth. Consideration in police planning. Let's talk about the primary doctrines. Primary doctrines, ito is yung FOF. Fundamental doctrine, operational doctrine, and functional doctrine. Fundamental doctrine, kailangan nyo lang isipin dito is yung, syempre, basic principles. Diba? Katulad ng kung may constitution tayo, may constitution, pinaka-umpisang-umpisa yun eh, the fundamentals eh. All of it, magpo-follow, operational and functional, should be in line with the fundamentals. Okay? Ito yung pinaka-ating mother, the fundamental doctrine. So, everything that would be done would be in line dapat sa PNP vision and mission. Diba? Para sa strategic action plan. Operational doctrine, ito naman yung ating what? Ito naman yung pinaka-management ng PNP. Okay? Procedural and guidelines para masundan yung goals na sinasabi natin. The goals are, syempre, in PNP, it's crime prevention, suppression, internal security, and public safety operations. Okay? That's operational doctrine. Functional doctrine, ito naman yung sinasabi natin na may mga specialized na units. Okay? Ba function, kung ano nga ba talaga ang ginagawa, mas maliit pa ulit, isipin nyo, every bit. Diba? Different functions when it comes to patrol, function ni investigation, function ni, sabi natin, sa civil disturbance. Okay? So, yan yung mga functional doctrines kung saan may kita kung ano yung mga standards na kailangan nilang gawin. That's primary doctrines. Next, secondary doctrines. Complementary doctrines wherein yung plans na ginawa natin is mag-work with different department. Okay? Public safety wouldn't be for the PNP itself. Meron pa tayo iba pang branches, yung tri-bureaus natin. So, complementary doctrine, iniisip natin dito, if this plan would also work hand-in-hand dun sa kapatid natin na may plano. Okay? That's complementary doctrine. Ethical doctrine naman, yun yung pag-uugali na gusto natin makita na ginagawa ni people or kaya yung ating law enforcers sa pang-araw-araw. That's ethical doctrine. Okay? Attitude towards work. Next, principles of police org. Principles of police organization, ito naman yung number 3. Homogeneity. Homogeneity, this is gonna talk about yung allocation ng mga trabaho. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagkakabukod-bukod. Siyempre, katulad sa atin, meron na tayong unit for investigation, unit tayo na for, sabihin natin, for civil disturbance ulit, sabihin natin for patrols, for traffic, this homogeneity, ibig sabihin may allocation per function, that's homogeneity. Delineation of responsibility, ibig sabihin, yung pagkakalinya ng mga functions na may kita natin from top to bottom on how they would work. Okay? So, ibig sabihin, syempre, pag kami nangyari, kadalasan there's a first responder, then yung pagkakapasa-pasa ng trabaho, that's delineation of responsibility. If magpumalpak tong isa under the procedure, syempre may aakuhin. Diba? Kaya nga responsibility eh. In which na yun, sige, skip tayo sa delegation of responsibility. Delegation of responsibility, ibig sabihin pagbibigay sa'yo ng pwesto. Okay? Pagbibigay sa'yo ng authority to do something. And every authority
syempre, ang katapat na niyan is, syempre, you would demand for accountability. Once you are delegated, once nalagay ka sa isang posisyon, lalo na with an authority, diba, you are authorized to do something, in return, you could demand yung ating accountability. Okay? That's the importance of delegation of responsibility. Span of control, ito yung kung hanggang saan. It limits kung hanggang saan lang yung powers mo, yung authority mo. Unity of command, ganun din, syempre. Every bits and pieces of units would be in line kung ano yung visionary approach or yung objectives natin within the day. Coordination, very important. Ba on how different units work hand in hand, different departments would work hand in hand, different bureau, paano sila nakikipag-coordinate sa isa't isa. Okay? Ganun lang yan. That's not limit on the police org. Pwede na rin natin siya palakihin pa. Okay? Yan. Tile 4, primal conditions of police organization. Yan. When we say authority, when you have the authority, mayroon kang karapatan to exercise, to decide, to command, batay sa iyong rango and position. Okay? Importante yon. Batay sa, di lang sa rango, pati sa position. Okay? Di naman porket sabihin natin that you have this certain rank and yung position mo dito or yung job mo, hindi na pwedeng galawin dito, bawal na yon. Okay? So, magkapatid yan dapat. With authority comes with the rank and the position. Siyempre, with that, comes with responsibility. If hindi nagampanan, demand for accountability. Okay? Next is doctrine. Doctrine is important as it is the organization's objectives. Okay? Nandito na yung pinaka-whole strategic na sinasabi natin, a strategic plan. Strategic plan, it will become to a doctrine. Okay? Cooperation and coordination, ganun pa din. Diba? Pagkakatulungan ng bawat isa. Discipline, ito importante. Self-restraint, self-awareness. Every single day, bawat isa ahakbang ng pasulong. Okay? Diba? No anticipation here. Discipline is there. Diba? Restraining sa mga bagay na pwedeng ikasama. That's discipline. Okay? Deprivation, kung ano yung mga pwedeng pleasurable things na pwede natin makuha in instant. That's also discipline. Okay? Factors na pwedeng makasama sa police planning natin. Condition, yan, sinasabi natin si political atmosphere, public opinion, behavior, discipline the area. Yan, that's condition. Time, syempre, hindi na tayo pwedeng mag-extend ng 24 oras, 24 hours is still 24 hours. So, kung ano yung mga available na oras na pwede natin magawa objectively. Siyempre, yan yun. Resources available, ang pinaka-importante, tulad nga natin na sinasabi natin na you cannot give something that you do not have. Okay? Kung ano yung meron ka, yun lang gagamitin natin, siyempre. Diba? Ano yun sa mga relasyon na yan? Huwag magbigay ng bagay na wala ka. Masasaktan ka lang eh. Okay, kung ano meron ka, yun lang ang ibigay mo. Okay, kung pag hindi gustuhin, take it or leave it, bitaw. Diba? Yun lang yun. Skills and attitude management. Talks about the ethics. Siyempre, pag kami nagkamali, meron naman talaga. Diba? Proper handling, kung anong gagawin. Social and political environment. Kasi nasabi natin, politically, politics would work. Or kaya governance talaga, it affects everybody. Okay? So, pagka nagkaroon ng problems within politically, diba, ma-apekto ang lahat sa police planning. Diba? Yun din yun. Kasi sinasabi natin, minsan, they are in favor, minsan they are not in favor. You have these plans, and syempre, ma-apekto na yung plano natin na nasimulan. Ang daming plano na by this gantong year lang, diba? By this ganto, iba't ibang hari, iba't ibang ugali, pwedeng itapon. Di syempre may upo, panibago na naman plano.
Diba? It really does affect. Politics really does affect police planning. Physical facilities, yan, matagal ng problema. Instrument and tools available. Collection and analysis of data, ito yung ating research. Okay? Kasi pag kami bago tayo nalaman, bagong data tayo nakuha, so bagong problema yan, panibagong plano. Siyempre, naka-affect sa police planning. Okay? So, anong plano meron sa atin ngayon? Next, parts ng isang police operational plan. Police operational plan, ito yung mga off-plan, ha? Isipin na yung mga off-plan tokhang, mga ganyan. Off-plan tokhang, ha? Hindi tokbang. Diba? Yung katok-katok, bang-bang, hindi yun. That's wrong. It's off-plan tokhang. Diba? Maling anuhan yan. Okay? Mga off-plan, this is yung mga parts ng mga off-plan ng police. May security classification, number of copies and pages. These are standards that you would see. Diba? May kita niyan. Plan and title, pangalan ng headquarters, kung saan lang galing. References. Okay? Kung saan nga ba binase yung off-plan na to? Sabi natin, under this organization of policy, order ni ganto-ganyan, documents, analytics, datas, researches, yan, reference. Yan. Lagay dito yung situation, kung ano nangyayari, mission, task allocation, coordination, instructions, command, signal, signature, and distribution. And all of these things, itong mga off-plan na to, this should be seen on a black and white paper to inform, syempre, the public as well as to inform the personnel, diba, on all different sides kung ano nga ba talaga yung sitwasyon na meron ngayon, ano misyon ang kailangan nilang gawin, sino-sino ang kailangan gumalaw, diba? Diba, paano sila may kipag-contact sa isa't isa, sa kaninong pamumuno, kuman, diba? And syempre, kung sino nagpatupad nito, may signature. Okay? So, may kita natin dito lahat-lahat on how the off-plans should work. Diba yung 5Ws and 1H? Lahat masasagot dito sa ating police operational plan. So, you see guys, that's the first part pa lang na ating pinaka-basics under police planning. And then again, ang pinaka-importanting sinasabi ko sa inyo, plans won't work kung ano yung gustong-gusto natin talaga, yung pinaka-outcome. But plans are indispensable. Kailangan silang gawin. In a sense, para mabawasan yung risks na pwede natin kaharapin. Okay? So, thank you again for your time. And, I'll see you again on our next online lecture series. And, then again guys, have a good one sa lahat.